Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Minsan ka na bang naglaro ng bahay-bahayan? Ako kasi, hindi lang isang laro sa bahay-bahayan ang ginawa ko. Dito rin nabuo ang maraming katanungan sa isip ko. Mga tanong na di ko alam kung may tama bang sagot. Kaya nga ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung kailan ba magkakaroon ng tamang kasagutan ng mga tanong sa aking isipan na nagsimula pa sa nakaraan sa munting bahay-bahayan. Ako, si Kiko. Uli lang lubos na ako. Bata pa lang ako. Madalas na akong sinasaktan ng mga nagpalaki sa akin. Wala naman akong magawa, kaya ayun, umiiyak na lang ako. Lagi na lang talaga akong humihiling na sana isang araw makalaya na ako sa ganito, sa pagpapahirap sa akin ng mga taong di maunawaan yung nararamdaman ko. Sila daw kasi ang nagpapaaral sa akin, kaya pwede nila akong saktan. Pero sobra na. Hindi ko na kaya. Kaya naman isang gabi, umalis ako sa lugar na yun. Tumakas ako. Nakisakay ako sa mga jeep. Tapos minsan pa nga, may nakita ako mga bata na sumasakay sa jeep. Tapos kumakanta sila ng ewan. At may pinapatugtog sila gamit ang mga lata. Nakakatuwa. Kaya ginaya ko. At ayun, pinagkakitaan ko ang ganun. Hindi ko na nga alam kung asan na ako eh. Sakay lang kasi ako ng sakay. Hanggang sa isang araw, nabighani na lang ako sa isang bundok na umuusok. Ewan ko ba kung nasaan na ako? Basta may napakalaking bundok na umuusok. At halos naubos na nga yung oras ko sa pagmamasid sa bundok na yun eh. Hanggang sa sumapit ang gabi, pinagmamasdan ko pa din ng bundok na yun. Kaso bakit ganun? Parang naging kulay pula na yung tuktok ng bundok. Ano kaya ang bundok na to? Siguro, dito na lang ako mananatili sa lugar na to. Mukhang payapa. Tapos kakaiba talaga yung bundok na nakikita ko. Kaya ito, dahil gabi na, natulog na lang ako kung saan pwede. Sanay naman ako na natutulog kahit saang lugar eh. Kaya eto, sa paglipas ng buong gabi, masaya ako kahit ganito. Ang mahalaga ngayon eh, di na ako nasasaktan. Malaya na ako. At sa pagsapit ng umaga, naghanap agad ako ng lugar kung saan pwedeng magtayo ng bahay-bahayan. Nakakita naman agad ako. Malapit lang siya sa gilid ng daan. Ang cute nga eh. Kasi gumawa ako ng maliit na bahay-bahayan na yari sa mga plastic. Tapos yung sahig ko naman eh, sako. Para naman kahit paano eh, may matutulugan ako na maayos. Sapat na sa akin ang ganito. Kaya eto, dito na nagsimula ang panibagong buhay ko. Nangangalakal ako ng basura para kumita ng pera. At kapag may pera na ako, iniipon ko talaga. Para naman kapag malaki na ako, pwede na ako magpatayo ng magandang bahay sa lugar na to. Subalit isang araw, habang nangangalakal ako ng mga basura, nagtataka ako kung bakit may batang kanina pang sumusunod sa akin. Parang halos kasing edad ko lang siya. Tapos maganda yung suot niya. May bag siyang dala. Tapos sunod siya ng sunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kaya eto, hinayaan ko lang ang batang yun. At dahil tirik na tirik ang sikat ng araw, sobrang init talaga. As in, mahihimatay ka sa sobrang init. Pero ang batang nakasunod sa akin, nawala bigla. Kaya naman bumalik ako at hinanap ko.
Nakita ko naman siya agad. Kaso, may dala na din siyang sako. Tapos nakangiti siya sa akin, ewan ko ba. Pero parang kakaiba ang batang ito. Kaya naman, nilapitan ko siya kasi mukha naman siyang mabait. Hoy, bata, sino ka? Tanong ko pagkalapit ko sa kanya. Subalit nagulat na lang ako kasi habang nakangiti ang batang yun, bigla na lang siyang natumba. Buti na lang at nasa loko siya. Kasi masusugatan talaga siya kapag natumba siya sa daan. Ang inis pa naman ng batang to, tapos sobrang puti niya. Kaya ito, inilatag ko yun sa ako na hawak niya at inihiga ko siya dito. Buti na lang at may puno dito, di siya may initan. Tapos eto, bumili ako na may inom niya. Buti na lang at may nagtitinda ng buko sa malapit. Kaso ang sungit ng tindero, inaaway niya yung isang lalaking bumibili. Binatupan nga niya ng buko eh. Tapos ayun, umalis na yung lalaki. Kuya, pabili. Wika ako. Ikinuha naman ako agad ni kuya ng buko. At eto, pagkabigay niya sa akin, huwag ko na daw bayaran. Kaya eto, nagpasalamat ako kay kuya kasi ang bait pala niya. Pero bakit kaya galit na galit siya dun sa isang lalaki na bumibili sa kanya? Pero bago ko isipin ang bagay na yun, binalikan ko muna yung batang nahimatay. Nakahiga pa din siya sa sako. Tapos eto, paglapit ko, hinising ko siya agad. At nung makita niya yung buko na hawak ko, kinuha niya agad dito. Tapos inubos niya agad. Nakakagulat eh. Parang gutom na gutom siya. Hoy, bata, gusto mo pa? Tanong ko. Okay na ako. Ako pala si Tantan. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Wika ni Tantan. Kiko ang pangalan ko. Pero bakit sunod ka ng sunod sa akin? Tanong ko. Wala lang. Naglayas kasi ako. Wala akong mapupuntahan ni. Wika ni Tantan. Hala? Pareho tayo. Naglayas din ako. Pero masaya ako. Wika ako. Bakit ka naglayas, Kiko? Tanong ni Tantan sa akin. Sinasaktan kasi ako sa amin. At saka, wala na akong mga magulang. Kaya ito, mas masaya na ako ngayon kasi wala nang nananakit sa akin. Ikaw ba, Tantan? Bakit ka umalis? Tanong ko. Kasi basta gusto ko lang umalis. Wika ni Tantan. Pwede ba naman yun? Dali na, sabihin mo na. Bakit ka ba umalis? Wika ko ulit. Kasi tutulian daw ako. Kaya umalis ako. Masakit kasi yun. Wika ni Tantan. Natawa ako bigla. Kasi naman, ang laki na ni Tantan. Tapos, di pa siya tuli. Bakit ka natawa? May nakakatawa ba? Wika ni Tantan. Wala naman. Kasi ang laki mo na. Natatakot ka pa sa tuli. Di naman masakit yun. Wika ako. Masakit yun. Wika ni Tantan. Kaya eto, di na ako nakipagtalo kay Tantan. At eto, sumama siya sa akin sa pangangalakal. Gusto daw niya matuto eh. Wala naman akong magawa. Kasi nakakaawa naman kung iiwanan ko si Tantan. Mukhang wala siyang alam sa mundo. Sa itsura kasi niya, halatang inosente siya sa maraming bagay. Kaya eto, nung makarami na kami ng kalakal na napulot namin, ibinenta na namin ito. At ayun, tuwan-tuwa si Tantan sa bariyang kinita niya. Kaso,
Ginastos agad ni Tantan. Bumili agad siya ng ice cream. Kiko, oh, magmerienda ka muna. Wika ni Tantan. Akala ko eh para sa kanya yung binili niya. Para sa akin pala. Kaso iisa lang. Sakto lang kasi para sa isang ice cream yung kinita ni Tantan eh. Tantan, pati na lang tayo. Wika ako. Ah, sige. Wika naman ni Tantan. Kaya ito, habang papauwi na kami, nakikisop-sop na lang ako sa ice cream ni Tantan. At pagkarating namin sa bahay-bahayan ko, nakakatuwa si Tantan. Kasi pumasok agad siya. Tapos, inilabas niya yung laman ng bag niya. Nagulat ako sa mga nakita ko. Kasi ang gaganda ng mga damit ni Tantan. Siguro mayaman siya. Tapos ang nakakatuwa pa. Kiko, sa'yo na lang ang mga to. Parang basahan na kasi yung mga suot mo. At saka, salamat ha. Kasi pinapasok mo ako sa bahay mo. Alam mo ba, mas maganda pa yung bahay ng mga aso namin kaysa dito sa bahay mo. Wika ni Tantan. Ay nako, mabait si Tantan pero mapanlait. Pero okay lang kasi baka mas maganda talaga yung bahay ng mga aso nila. Tantan, anong gusto mong kainin mamaya? Tanong ko. Gusto ko ng chicken, Kiko. Wika ni Tantan. Kaya eto, napapaisip tuloy ako. Baka maubos yung ipon ko dahil kay Tantan. Pero okay lang. Ang mahalaga eh, matulungan ko siya. At di na siya ulit mahihimatay sa gutom. Pero hanggang kailan? Baka mamaya eh habang buhay na siya dito. At saka, baka hinahanap na siya sa kanila. Kasi ako, wala namang maghahanap sa akin. Eh si Tantan, siguradong hahanapin siya. Bakit kasi di na lang siya magpatuli? Napakaduwag eh.